Isa akong farmer, syempre, andito kami sa initan. Sa akong farmer, syempre, naglalakad kami sa putikan. Anak ako ng farmer, at syempre, sasama ako sa niya. Ah? Pwede nga. Samahan nyo kami mga katropa dito sa taniman ng talong. Pinagtutulungan ito ng tropa. Ako lang po. Ano nga bang mga gawain dito sa taniman ng talong? Nadatnan ko si Kuya Isko, nagtatanggal ng bara ng daanan ng tubig. Putik yan na natuyot dahil sa init ng panahon. Napaka-importante ng tubig sa taniman. Di naman natin to kaya diligan ng mano-mano o gumamit ng timba. Kailangan din tabasin ang mga damo na umaagaw sa nutrients nitong pananim na talong. Gumagamit din ng asarol para mabungkal ang lupa at the same time, magkaroon din ng maayos na daanan ng tubig. May mga sumisilip na nga maliliit na bunga. Ang task ko, tanggalin daw yung mga tulos o mga kahoy na kinakapitan ng mga pananim. Matatag na rin kasi ang mga stem nila ngayon. Yakang-yaka ko na yan! Di nga ako prepared, wala akong sombrero pero naka-long sleeve jacket naman ako. Yari tayo kay Haring Araw sa Sunburn! Si Kuya Feles, apakabilis magtabas! Medyo may matalim or mabuhok nga pala yung ilalim ng mga dahon ng talong. Naramdaman ko na lang yung kate nung nakauwi na ako sa bahay. Kaya pwede rin magsuot ng gloves kapag gagawa sa bukid. Pero sa mga expert at pro, sisiw na yan. Mas madami talagang matatapos na gawain kapag mas madami kayo. Kaya salamat sa mga masisipag umatend na katropa. Anong mixture niyan, kuya? Hindi ko alam. Hindi ako naglaki. Kay mga parte ng nalinisan. Talan! May nakita nga pala akong malaking tipaklong. Ang laki niya! Ayan, dumadaloy na ang tubig. Madidiligan na ang mga halaman. Mahirap na maglakad-lakad ngayon kasi basa na ang lupa. Madulas at makapit ang putik. Magtatanghalian na tayo na't sumilong. Sa paghahanda ng pagkain, nagtulong-tulong pa rin tayo. Sinigang na bangus. Dala akong balingoy. At balingoy o kamoting kahoy galing kay Ate Medi. Tayo na't magpasalamat at masayang magsalo-salo. The next day, lunch lang kagad ang unang nadatnan ko. Tara, kain! Ayan, si Tata Angel. Inuutosan ko na kumuhay. Seafood day tayo ngayon, ha? And pancake for Marienda. After lunch, pahinga ng konti at balik na ulit sa bukid. Continuation lang ng paglilinis at pagtatabas. Mga ilang days lang, pwede nang maka-harvest. Halo-halo before uwian! Harvest day! Ayan, naka-harvest na silang dami! At syempre, wala akong inabutan kasi late ako. Pahinga muna ang mga galing sa initan. Pupunas-punasan pa pala itong mga talong at pipilian. Priority ang mga diretso at mahaba. Ang mga may butas ay reject na.
Ang mga maliliit or baliko ay isi-separate lang natin. Pwede pa yun. Mabebenta ng mas mababang presyo o kaya naman ay paghahatiyan na namin. Dagdag din sa pwedeng iluto for lunch mamaya. Flex ko lang tong medyo nakakatawang itsura ng talong. Almost 40 kilos ang na-harvest today. Yung mga reject ay pwedeng ipakain sa baboy at sa isda. Waiting na lang sa contact fire, lunch muna tayo. Nakapagluto na nga ng talong. Happy lunch! Pahinga muna habang waiting sa buyer. At meron ding nagbalik sa bukid para magbungkal. Si Thai Angel talaga gusto yung tirikang araw. At eto na nga ang buyer, dumating na. Pick up time! May nakuha nga palang saging sa gigilid. Actually, nung isang araw pa to, ngayon lang siya nahinog ng todo. Kahit baluktot ang talong, maganda pa rin ang laman. Hopefully, tuloy-tuloy na nga ang pag-harvest nito. Konting maintenance na lang at paglilinis sa lugar. Once a week na paglalagay ng pataba, paglilinis sa daanan ng tubig, at harvest na ulit. Salamat sa mga masisipag na katropa. Naalala ko tuloy yung game na Farmville. Nalaro niyo rin ba yun? Adik na adik ako nun eh. Pero ito, real life farm. At syempre, halo-halo bago mag-uwian. Eh, baka may gusto mag-shower dyan. Ayan, meron tayo. Kaso baka mangamoy isda kayo. Kasi galing sa fish pond yung tubig.